Greetings mga migs, welcome back sa Buhay na Salita TV. So nandito na naman tayo sa isang episode ng Tanong Mo, Sagot Ko. So yung kaya ko lang sagutin, yung hindi ko kayang sagutin, so maghahanap tayo ng mga tao na pwedeng magbigay ng opinion dyan sa comment section. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo kung lumago sa aking YouTube channel. Please pakisubscribe po, pakilike ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag natin patagalin, patuloy na tayo. So ito yung mga tanong sa akin sa comment section, sa TikTok, sa Facebook. So nag-response na ako sa kanila through messages or comments din. Pero gusto ko lang ibahagi sa inyo kasi yung iba pwede natin kapulutan ng aral or pwede nating mapag-diskusyonan. So kung meron din kayong mga tanong, i-comment nyo lang sa comment section or pwede nyo akong i-message sa Facebook. So wag nating patagalin. Ito na ang unang katanungan. Ito ay mula kay Oliver Mutok. So ito yung tanong niya. Pwede bang kandilang puti ang gagamitin sa pagdibusyon? Alam nyo para sa akin na pagdidibusyon, hindi na yan kailangan ng maraming props. So optional lang yung kandila. Kung meron kang kandilang puti, mas okay. Pero kung wala naman, so magdasal ka ng taimtim sa puso. Isa puso mo ang iyong dasal. Hindi lang basta sa utak, hindi mo lang inuusal-usal-usal na walang katuturan. So dapat isa puso mo yung pag-usal, so parang may kausap ka na tao. Kasi yung mga alay-alay na yan, mga kandila, mga insenso, adaptation lang yan sa ibang mga kultura at adaptation yan sa mga occult practices na sumasamba sa mga elementals. Sa yung mga elementals, mga ma-pride yan, kailangan mo yung alayan. Pero ang Diyos natin, hindi naman ma-pride. So, pag yung dinadasalan nyo ay sobrang ma-pride, kailangan ng maraming aral, ay hindi yan Diyos. So, mga espiritong ligaw lang yan or mga sabihin natin, espiritu na may kakayahan, may angking kapangyarihan. So, yan. So, kailangan mong kunin yung loob nila, yung mga deity na yan, para ikaw din ay biyayaan ng kanilang abilidad. Pero kung yung Diyos, Creator, the Source, yung dadasalan nyo, hindi na kailangan ng maraming alay. Kasi somewhere in John 4:7-31, so tignan nyo dyan, sinabi doon ni Jesus na God is Spirit and only by the power of His Spirit can people worship Him. So hindi na kailangan ng maraming props. Yung iba naman, nag-aalay ng marami, nagpapasipsip sa Diyos. So hinahalin tulad nila ang Diyos sa isang tao na pwede silang magpasipsip. So pwede silang magbigay ng maraming alay. So nagpapagood shot, pero yung mga gawain naman ay puro kabalbalan. So hindi yun, hindi ganon ang source, hindi ganon yung Diyos, yung light of the universe. Pag ang Diyos mo ay nadadaan mo sa papasipsip mo at sa pagpapagood shot, kahit na ikaw ay may kabalbalan na ginagawa, hindi yan totoong Diyos. So move on tayo sa ating next question mula kay Butch. Nakakuha ng bato na hugis bata, may ulo, katawan, etc. May kamay daw. So mutya ba daw yun? So masasabi ko, kung may nakasanib na espiritu doon, tapos natural lang siya na stone, so most probably mutya siya. Pero kung wala nakasanib na espiritu doon, so pwede siyang maging vessel, pero mag-ingat. Kasi baka may ang sumapi doon ay isang masamang spirits or masamang elementals or masamang mga deity na nagpapanggap na mga Diyos. So mag-ingat pa rin. So advice ko lang is i-consecrate mo, lubog mo sa tubig na may asin, tapos itabi mo sa mga crystals, yung mga high frequency crystals, para kung merong mga sasanib dyan, kung merong papasok sa vessel na yan, so yun, masasala yun ng crystal, hindi makakapasok yung mga masasama. Pero kung meron na dyang nakasapi na dati pa, bago mo napulot, kung masama yon, syempre, aalis yon sa tubig na may asin or sa holy water, ganon. So, mag-ingat, huwag basta-bastang pumulot. Mas okay pa nga, pabayaan mo na lang. Pero minsan naman, naiinggan nyo tayong pulutin kasi iniisip natin, baka ito na yung pinagkaloob sa atin na mutya o kapangyarihan. Move on na tayo sa isa pang question kay Butch pa rin. Puder ng San Benito na Salumto Mundi. So, sa Kristiyano ba na aral or sa simbahan?
Actually, marami na akong binasa ng mga pamphlets na galing sa simbahan. Walang ganun na orasyon. So, most probably, galing yon sa mga occult practitioners. At saka, kahit pa na i-translate mo yon, so, salumtum mundi, so, para siyang health of the world, ganun. So, medyo nonsense siya. Pero sa mga occult practitioners, so, may mga meaning yon na iba. Pero hindi ako gumagamit ng ganun kasi ang sa akin is yung purely, ano, pangsimbahan na mga dasal. Although yung mga taga-simbahan is meron silang pinupuna sa akin kasi hindi naman lahat ng practices nila sinusunod ko. Pero okay lang yun. Wala akong pake doon. Basta sa akin, kung ano yung mabuti, pinupulot ko. Yung masama, hindi ko na pinapansin. So, ganun din sa mga dasal. So, sa tingin ko na wala akong makitang mga meaning hanggat hindi ko nahanapan yung mga meaning niyan, yung mga translation niyan, hindi ko maintindihan, hindi ko talaga yan dinadasal. Yung ibang tao, mga mahina yung utak, kahit hindi nila alam yung kahulugan ng mga pinagsasasabi nila, so dinadasal pa rin nila. So hindi ako ganun. Nasa sa inyo na kung maniniwala kayo dyan o hindi. Pero para sa akin, so yung ganung poder is hindi yon galing sa simbahan. Walang ganun na mga Catholic prayers. Tapos yung San Benito naman, Katoliko ang nag-imbento niyan. Simbahan ang nag-imbento. So paano na mas magaling pa yung occult kisa sa kanila? So gumagawa lang sila. So nanggagaya lang sila. Tulad ni Satanas, ginagaya niya yung Diyos. So ganun din yung ibang tao para sabihin na sila yung malakas, sila yung bihasa, sila yung may kaalaman, kuno. So sinasabi nila na lihim na karunungan. Hindi ko naman nila lahat. Meron namang gumagamit ng lihim na karunungan ng mga mabubuting tao. Mas marami pang natulungan kaysa sa mga politiko. Mas marami pang natulungan kaysa sa akin. So hindi ko nila lahat. Merong iba dyan na nirerespeto ko pa rin. Pero yung mga nagmamayabang na nagmamagaling, so ako, bahala kayo sa buhay nyo. So isa pang question natin mula kay Christian Bantugan. Ito, taga Cebu ito. Kandila haetiin para sa pagtatawas. So yun yung sa pagtatawas, gamit yung kandila ng yung San Benito na dasal. So ano, hinahati talaga yung isang kandila kasi ano yun eh, tinutunaw mo sa apoy. Lagay mo sa isang ano, sandok na metal. Ingat ka lang kasi mainit yun. Lagyan mo lang ng basahan. So pag natunaw na, yun yung ilalagay mo sa tubig, isang balde na may tubig na may asin. So isang buong kandila. So kung nagtitipid ka naman, hindi lang ako sure ha, kung hatiin mo yung kandila. Kung nagtitipid ka, baka kasi ano eh, imbis na may malawakang imahe yung makuha, so short sa kandila, so hindi makikita yung buong imahe, yung buong picture, yung point of view. So mas okay na yung isang buong kandila na lang. Total, mura lang naman yun, nasa mga 3 piso lang yata, 2 piso yung isa nun. So move on pa tayo sa isa pang question mula kay Arged. Anong gagawin pag nalaman mong aswang ang iyong kaharap sa kainan sa pista? Common sense, umalis ka. Kung nakikikain ka lang, o sila yung may-ari ng bahay, pero kung pareho kayong bisita, hayaan mo lang siya kung wala naman siyang ginagawang masama sa iyo. Kasi yung mga taong yan, yung mga nilalang na yan, hindi naman lahat dyan masama. Tulad yan ng mga tao, hindi naman lahat ng tao mabubuti. So, hayaan nyo silang mamuhay hanggat hindi nila inaapakan pagkatao mo, hindi ka nila ginagambala, so hayaan mo. Baka gusto na lang makikain. Tapos kung aswang yun, hindi man yung sasabay kakain sa'yo kasi may asin yung mga ulam. Pero kung ikaw nakikain, tapos alam mo na aswang yung may-ari ng bahay, di huwag kang kumain, umuwi ka na. Pero with respect. So sabihin mo pa rin na hindi pa ako kumakain ng ganyan, uwi na lang po ako. Ganon. Pero kung feeling mo aswang hunter ka, gusto mo ng gulo, di upakan mo. Bahala ka sa buhay mo. Ganon lang yan. Common sense lang. So, next question mula kay Roland. So, Black Leklay ba ang hari ng mga Leklay? So, marami kasing konsepto ng Leklay. Iba ang konsepto ng Leklay sa Spain, iba ang konsepto ng Leklay sa Thailand, at iba ang konsepto ng Leklay sa Malaysia. So, sa Malaysia naman, para sa kanila, yung itim na Leklay is yung King Leklay. So, yun daw ang may pinakamalakas na frequency. Yung pinakamalakas na naka-stored na energy.
So, yan yung sabi sa Malaysian. Pero sa Thailand at sa Spain, iba-iba yung mga definition nila of like, iba-iba yung mga tradisyon kasi. Kasi sa Thailand naman, dinadaan naman yan sa monk, dinadasalan, tapos nilalagyan ng spirit guide, sumihingi ng gabay sa deva. Sa Malaysia naman is, hindi siya under sa anumang religion. So, yung natural frequency or energy ng leklay yung gamit nila. So, para sa kanila, may pinakamalakas na energy, may pinakamalakas na frequency, yung black. So, I think yun na po muna may bahagi ko ngayon sa araw na to. At maraming salamat po sa pagpanood. Please, paki-subscribe po, paki-like ng video, at paki-share ito sa mga kilala niyo. So, until next topic, thank you!